Ano ba, bawal ba sa Panginoon yung ano, yung mga kunwari yung banda-banda, yung mga kanta-kantang ano lang sa di rock wala music, sa ano ba sa yung rock. Music. Oh, yung rock music parang yung ano, parang yung rock yung music isang... bawal 'yon sa Office of Exorcism, no. Sabi ni Father Gabriel Amort, yung chief exorcist ng Vatican, ang rock music is a demonic hymn. Hymno ng mga demonyo. Kung ikaw ay mahilig manood, makinig sa rock music, ang demonyo o mano ay magtatanim sa iyo ng 3 demonic messages. Kung sino man ang mahilig na makinig sa rock music. Ano po ba yung 3 demonic messages? Una, ayon kay Father Gabriel Amor, una na message, you can do what you want. Ikalawa, nobody can command you. Ikatlo, you are God in yourself. Yun o mano ang 3 messages na unti-unti, Sator, na itanim sa demonyo kung ikay mahilig makinig sa rock music. At ang resulta niyan ay rebellion. Rebellion sa loob ng bahay, rebellion sa paaralan, rebellion sa simbahan. So yung mga love song, brother? Okay na yun. Okay. Salamat. Pero depende, salamat. Depende po. Dahil merong hindi rock music na tinatawag na the new age music, no? New age. Ano po ba yung music na new age na ipinagbabawal din? Dahil sa music mismo, yung Imagine. Ang oh, pamagat. Imagine. Oh. Ano yun eh? Imagine, may there's mga no... linya dong, there's no religion. May ano doon? Sino bang... Ah, John Lennon. Oh, John Lennon. Oh. Imagine there is siya no... Siya yung ano, yung nagsabi ba Dwindel na I am more popular than Jesus Christ. Oh, yes. Siya siya binato. Siya siya binato ng mga tao. Mm. Ay, Brother Dwindel, meron po ditong follow-up sa tanong po ng kapatid natin. Sabi daw dito, paano po yung mga worship song niya ni-remix like disco type? Bawal po ba yun? Yung worship song na ni-remix po like disco type. So kung sa liturgist tayo, naalala ko yung kay Emeritus Archbishop, the late Emeritus Archbishop Jesus Dosado, dito sa aming local church, maraming ipinagbabawal talaga niya yung mga music na parang disco type. Okay. Meron nga akong kakilala eh. Ano siya? Amerikano talaga siya pero natatagalog siya. Ano? Yung mukha niya, kamukha niya si Undertaker. Kaya pa nakikita ko siya, naku, Undertaker talaga yung mukha niya. Ayan. And then, minsan narinig ko siya, tinugtog niya yung ama namin, pero rock, naku, ang sagwa pakinggan. Sagwa, ama namin, nasa langit ka, sabalinin ka naman, ganun talaga. Naku, sagwa talaga pakinggan. Ba't mong pakinakanta yung ganyan? Oh. Kamukha niya, ayoko na lang pangalanan, basta mukha niya, Marshall si Undertaker. Yun. Oh.